concert. Oo nga, ka-brunch ka na. Maki-Miyerkulet ngayong Miyerkules. Kaya tara na't pag-usapan ng iba't ibang klaseng emosyon. Parang nabababaan pa ako, Abby. Isa pa. Pwede pakiulit yung mas mataas na energy. One, two, three, go! Mga ka-brunch ka na! Ayan, maki-Miyerkulet ngayong Miyerkules. Tara na't pag-usapan ng iba't ibang klaseng emosyon. Kaya naman! Yeah! Ipinatawag namin kayong lahat dito sa aming punong tanggapan kung saan ano man ang inyong pinagdaraanan. Tanggap namin yan. Salihin mo na, Miss Jaiko. Kole! Kaya sama-sama nating busisiin ang iba't ibang klaseng kampo, irita, mood swings, o anumang uri ng sumpo! Dahil dito sa aming headquarters, lahat ng feelings ay valid. Dito sa ating mas bago, mas pinatama, pero mas may puso na Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpong! Magaling, magaling. Gusto ko yung sumabay tayo sa tanggapan ng sumpong lang. At saka may takot. Magkamali. Ano ba yun? At paalala lamang, Jaiho. Sarap! Paalala lamang mga kabranskada na ang bawat pananaw, opinion at pahiwatig ng aming tanggapan at mga panauhin ay hindi sumasalamin sa kahit na anumang pananaw at opinion ng programa ng kumpanya at ng istasyon ito. At paalala lamang po, na hindi kabisado ni Nicole yung sinabi niya na binasa niya lang yun. Ang galing lang talaga niya magbasa. Woo! Galing. Thank you, Life Guru! Yes, at paalala lang din po, sumali na kayo sa aming usapan. I-scan ang QR code na lalabas sa inyong screen. Parang ganito, wow! At magpunta na rin sa website na pi.com.ph/join. At kung kaya may sumpong for today's video, itweet nyo na yan using the hashtag Barangay Barcelon. Yeah. At walang ibang gagawin kundi makireact sa sumpong today. Piliin lamang kung love it. Ow! Huh? Sad? Angry! Ay! Oh. Really angry? Angry! Oh, angry with a hint of rabies. So, as a dog. Ay, teka. Eto, alamin na natin muna kung sino ang ating sinusumpong ngayong araw. Kaya naman, guys, kung wala kayong gagawin, panoorin natin din. Oh, kami or susunod kami. Over there. I have this classmate na, and then yung mama kasi niya, kumpare ng papa ko. We weren't that close during the high school days and then elementary days. Until one day nga, nakasalubong ko sila during the Christmas day, which is last year. Ayun, apo, bless kay Ninang. I was not able to prepare something for the kid kasi nga hindi naman ako aware na may inaanak pala ako. I was never invited sa binyagan. And then, August last year, nagkaroon ng utang sa akin yung mama nung bata na inaanak ko daw. December 24, before Christmas Day this year, tumawag sa akin si kumare until na-open up niya yung about sa utang. And sabi niya, Mare, di ba may utang pa ako sa'yo na 1.5? Oo. Since inaanak mo naman yung anak ko, baka pwedeng yun na lang ang papasko mo sa kanya para quits na tayo, para hindi mo na ako sisingilin. Malala. Grabe naman yung mga ganon, no? Oo. Kaya sinabi ko na ito dati, pero kung gagawa ng libro yung ganong tao, ang kapal. Oo nga naman. Kapal ng libro nun. Super. Siguro hindi lang yan, ano yung encyclopedia? Yung may one, volume one, volume maraming volume, no? Tapos hardbound pa kasi ang tigas eh. Ang tigas. Ang kapal, ang tigas. Ako nga, hindi lang ko si Miss Jaiho, hindi ako nangingi. Hindi, kasi hindi dapat nangingi sa akin. Kusa ako nagbibigyan. Ayun. Kaya mamaya bibigyan niya kami ng milk tea. Yeah. Pero ito na nga, para malaman na natin ang buong kwento, papasukin na natin sa ating tanggapan ang sinusumpong ngayong araw, 24 years old, galing sa Santo Tomas, Batangas. Hindi ko alam kung kamag-anak ko siya, pero siya si El Punzalan. Ayaw. Good morning, El! Uy, nag-reunite ko. Good morning po. Good morning! Hindi ko alam kung mag-anak ko sa mga katropa. Nakakaalaman tayo ngayon, Char. Alam mo, yung mga Punzalan talaga, mga ganda at mga pogi eh. Oo, mapansin ko. Kaya makiling ko, gusto ng dugo, Mayor eh. Oo, totoo yan. Taga saan ba yung mga Punzalan mo, El? Aming sa rin po sa Padre Garcia, Batangas. Ah, pero
yung punsa lang ko naman, taga Pampanga, pero isang taon akong tumira dyan sa Padre Garcia, Batangas. Oh! Yeah. Oh my God, magkapatid sila! Hindi na, I'm sure. Pero El, pwede ba pakikwento mo na, El, yung sumpong mo bago pa ilabas yung diary at ma-reveal na magkapatid tayong dalawa? So, ayun na nga. Yung, bali yung dad ko kasi meron siyang kumare. Nung buhay pa siya, my dad passed away like 4 years ago. And then, Christmas Day from last year, nakasalubong ko itong mama na kumare ni Papa na kaklase ko yung anak niya. And then, I didn't know na may anak na pala yung classmate ko. So, nakasalubong ko sila. Pauwi na ako sa bahay kasi it was Christmas Day nga. And then, they approached me. Sabi nila, uy, ito pala yung ninang. Mag-bless ka. So, parang ako, first, I was shook na may anak ka na pala. Tapos, yung anak mo pala ay inaanak ko. So, since the spirit of Christmas nga is about giving and love, so, okay, tinanggap ko na lang. I wasn't even invited sa binyagan. So, hindi ko alam na, ay, may inaanak pala ako. So, okay lang. So, since then, so since mag-inaanak ko na nga, tapos magkumare na kami, ay na nakakalapit na kami sa isa't isa, like mga utang-utang ganyan. August this year, nangutang sa akin si kumare na parang feeling ko nakalimutan na niya. And then going forward to Christmas this year, nag-ask si kumare, and nagtumawag siya, kumustahan, and then we talked about a lot of things. Then biglang na-open up niya yung about sa utang. Sabi, di ba may utang pa ako sa'yo? So I was like, yung inner thought ko, ay, perfect, magbabayad na si kumare. Yeah. Tapos, yung sinabi niya biglang ngayon, pwede ba yung utang mo ngayon, yung utang ko, yun na lang yung pamasko mo kay inaanak, para quits na tayo. Ang laki ng gastusin namin eh. So, parang malaki na rin naman yung inaanak mo. So, carry na yung 1-5. Parang quit tayo. So, parang ako, I was, on the second time around, nagay na naman ako sa situation na na-corner ako at hindi ko alam kung ano bang i-respond ko sa'yo. Parang magagalit ba ako or maiinis or since Christmas naman, ibibigay ko na lang ba? Something like that. So, ayun, may halong inis na, I don't know. Ano nga rin reply mo sa kanya in the end? Sininzone mo na lang ba siya? Or parang, okay, Mars, balit, ganun. Balit, tawag po siya. Oh. Tapos ang nasabi ko na lang, ha? Napaha na lang ako. Tapos binaba na niya ulan. Ha? Alam mo yung... Yung na-experience ni El, parang ganyan minsan sa ano eh. Parang, di ba, may pinagdalaanan ka ng pera mo. So expected mo na may darating na pera sa'yo. Parang yung bumili ka sa tindahan, tapos, ang sinukli sa'yo, candy. Ay, oo. Di ba? Parang ganun eh. Na parang yung 2 o 3 piso na yon, may mabibili ka pa sanang ibang kailangan mo rin. Kaso, yung tindahan na yung nag-initiate na oh, walang barya, candy na lang. Mm-mm. Parang ganyan. Yung lang, di mo makain yung inaanak mo. So, matulaw! Uy, pero ayun, yun, paano nga ba kung ganun? Parang awkward naman kasi kung sisingilin mo, pagkaayaw ka naman. Parang obvious naman na wala nang intention. Ako, feeling ko, nagiging very insensitive na lang talaga yung mga ganun. Yung, kasi hindi naman lahat, diba? Let's not generalize everybody who's doing that, diba? Sa mga kumare nila, sa mga may mga anak sila na hiningi nila yung ninong at ninang. Diba, in the very first place, ang ninong at ninang mo ay gagabay sa'yo para it's either kapag wala ka, yung presence mo, ikaw maging parang nanay or tatay na tagapagpayo, magbigay sa'yo ng guidance habang lumalaki ka, diba? Kaya ka nga kinuha kasi trusted ka, ganyan. Ang pangit kasi pag ang nangyari, pag ninong at ninang, expected ka agad, papasko lang. Kailangan may papasko si Nino, kailangan may papasko si Ninang. Pero yun nga, going back to dun sa gusto kong sabihin kanina, not everybody, ganun naman sila manghingi. Yung iba nga, di ba, parang dead man na. Kapag nagbigay, thank you. Kapag hindi, okay lang din naman. Dahil nga, medyo nanonormalize yung ganung eksena. Feeling ko, yung personality naman na, ni... Anong pangalan ni Bebe Girl? Ni... Anong name mo na? Si yan, yung personality naman ni El, feeling ko yan, kagaya niya, di ba, kausap natin siya, tapos conscious siya sa hair net niya, di ba, talagang gusto niya feeling fresh ng kanyang hair. Feeling ko, kaya niya naman ang ano, ang term namin siya, kaya mo naman ang baklain. Di ba, ay mare, talaga ba, utang kasi yun. Naging pamasko talaga, 1-5. Ah, sige, pero carry lang naman kung carry ng pes mo, char! Pwede niya nang ganunin, di ba? Nasa doon na yun sa tao na yun, kung paano niya tatanggapin kung, ay, parang napikon si El, huwag na kaya, gano'n.
Pwede mo na siyang laruin. Pero parang feeling ko kasi para for you to get to that point na sabihin mo offset na lang tayo, parang decided ka na sobre. Hindi, mas yung ganung offset, nakakahiya na yun. Na, oh ha, 1-5 to ha, yung inaanak mo, laki-laki na, quits na tayo. Parang girl, nung nanghiram ka ba, kasama ba sa picture yung anak? Di ba nung time naman na yun, nanghiram ka kasi kailangan mo. Oh. Hindi ka naman nanghiram na, buti sana kung in the first place, sinabi mo, El, manghiram ako sa'yo ng 1-5. Ang tagal na kasi hindi ka nagbibigay sa'yo na anak. Nahiya na ako sa'yo. Ako na yung nanghiram. Pwede rin gano'n. Pwede rin gano'n. Pero biru-biruin na lang. So, kaya si El kaya niya yan, Mars. Pero ang dami niya, di ba, mayor ni Coach, saka Abby. Yung ano, parang yung responsibilidad mo pa yung inaanak mo. Yung parang, pare, mag-birthday kasi yung inaanak mo. Pwede bang sagutin mo na lahat ng handa? Ha? Sana ikaw nalang nag-anak. Di ba, sana ikaw nalang nag-anak ganyan. Pero ikaw ba, El, ngayon na na-experience mo yan, no, na ako nga, sa sarili ko, feeling ko naabuso ka. Pero feeling mo ba, sa susunod na Pasko, may mga special events, ako, sa tingin mo, magre-regalo ka pa rin? Pero bago mo sagutin yan, El, pagsapatan natin puputulin ang ating kwentuhan. Ngunit kami nagpa-promise na ating babalikan si El para matupad lang yung promise. Oh. At mas bibigyan pa natin ito ng makabulang usapan sa ating pagbabalik kasama ang ating sumpong hero. Yeah. At dito lang yan sa mas matabang na talakayan at mas may pusong kwentuhan na Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpong! Napaka-perfect talaga! Galing! After one day lang yun, ha? Oo! Oh.